pusa. Kaya ko sa inyo, malakas ang utong ko. Kasi boss dito ang nagluda sa atin. Gigil na si Jacob kay Lito dahil pumalpak ang transaksyon. Kaya naman gusto niya itong lusumin agad-agad. Lusumin natin siya! Sinabi naman ni Renato na hindi sila dapat magpadalos-dalos dahil baka malagasan lang sila ng tauhan. Nawalan na ako ng malaking pera. Ayokong babawasan ng tauhan. Tinawagan ni Renato si Lito at tinanong ang nangyari kung bakit hindi pumasok ang 10 bilyong piso sa kanilang account. Nasaan ang droga? Sinabi ni Lito na niloko sila ng mga dayuhan at tinangay nito ang kanilang produkto. Tinangay nila! Galit na galit si Renato at sinabing kulang pa ang lahat ng ari-arian ni Lito para ipambayad sa lahat ng nawala sa kanya. Sisili kita na mahal! Matapos ang kanilang pag-uusap, ay nakapag-desisyon na si Renato na puntaan si Lito upang maningil. Tala bang matawan? Yes, sir. Samantala, sinabi ni Lito sa kanyang sarili na hindi siya makakapayag na mawala ang lahat ng meron siya. Kaya naman nakaisip siya ng ideya upang tumbasa ng nawala kay Renato. At ito ay gagamitin niya si Ramil bilang pain upang mapalabas niya si Cardo sa kanyang pinagtataguan. Alam ko na kung paano tumbasa ng nawala sa'yo, si Cardo. Sa pagdating nila Renato at Jacob sa mansyon, sasabihin ni Lito na mayroon pa siyang natitirang alas. Buong sa'yo matatapuan, itaas ko sa'kin. Ngunit higit sa kanilang kaalaman, na alam na ni Cardo kung sino ang nag-traidor sa kanila. Kaya naman pupuntahan niya ang mga task force Aguila upang paghandain sa nalalapit na paikipagbakbakan sa grupo ni Lito. Buhay ang kinuha mo. Buhay din ang magiging kabayaran. Sa iyong palagay, isa ka ba sa mga nagnanay?